Okay ka na? Wala ka nang duda sa gagawin natin? Wala naman. Okay naman. Kaya lang, syempre, sinigurado ko lang naman na ayos lang kay tatay. Kasi syempre, nangako ako sa kanya, di ba? Na straight na ako. Okay. Good. Ay, sandali. Okay lang ang gagawin natin ngayon. Mamimili tayo ng suot. Hindi pwedeng yan yung damit mo eh. Ah, mamimili ng damit? Alam ko na kung saan. Sumama ka sa akin. Okay, no? Ganda, di ba? Important pa to. Ang sabi ko, bibili tayo ng damit para magbuka kang executive, hindi refugee. Sa tingin mo, tatanggapin ka sa kumpanya ko ng gaya ng itsura mo? Oh, saan tayo bibili? May alam ako. Tawagan mo si Bruce. Bart! Kuya. Sinabi ko ligawan mo at paibigin mo si Jessica para makuha natin itong kumpanya. Hindi gamitin siya para makuha ang gusto mo. Ano pinagsasabi mo, kuya? Tumawag siya sa akin. Tinatanong niya kung kasama ka sa team na mag-handle ng Singaporean deal. Nung sinabi kong hindi, tinanong niya at nakiusap kung pwede ka sumali. Now, how do you explain that, Bart? Kuya, wala akong alam doon. Believe me. Imposible. I'm sure may sinabi ka sa kanya. Kuya, wala akong sinabi sa kanya. And besides, hindi mo siya kailangan sundin. Hindi mo pa siya boss. Hindi pa ngayon. But soon, she will be the owner of this company. At ayokong gantihan niya ako pag hindi ko sinunod yung gusto niya. Talagang dito tayo bibili ng damit? Oo. Kuya. Excuse me. Nasaan na manager? Yes? Excuse me, pero hindi kami tumatanggap ng solicitations dito. Hindi kami nagbibigay ng limos. So please leave. Excuse me, nandito kami para mamili. Kung gusto mo, pati ikaw bilhin ko. Bruce! Apple! Charmaine! Asi ka sa'yo na customer, bilis! She's trying to do favors for me. Ibig sabihin na nakukuha ko na ang loob niya. Di ba yun ang gusto mo? So ano to, kuya? Ayaw mo lang talaga ako ilagay sa team? Ganon? Ginawa mo lang excuse ang paliligaw ko kay Jessica to ease me out of it? Akala mo papalpak ako? Ang gusto ko, tutukan mo yan si Jessica. Yan ang mas importante. Naiintindihan mo? Tandaan mo, Sophia. Confidence. Maniniwala silang lahat sa'yo kung maniniwala ka sa sarili mo. And don't worry, nandito lang kami sa sasakyan nila Bruce. Kung susundin mo lahat na sasabihin ko, edi wala tayong problema. Dito ang opisina ng mga Villanueva. Ayun, magkabalid na pinag-away mo? Dito ka mag-a-apply. Ano? Di ba doon ako papasok sa kumpanya mo tapos pag-a-applyin mo ako sa kalaban? Trust me, Sophia. Pagkatapos na gagawin natin sa mga Villanueva, I'm sure na magkakandala pa si Bobby na kunin ka. Kuha mo. Ready na yan, pinsan. Sandali. Madam, sandali lang, di ba yung magkapatid? Nasa Amerika ba? Sino pag-a-apply ako dyan? Umuwi na sila. Bumalik na, oh. Sophia, kasama sila sa plano ko.
ang magkapatid na pinag-away ko. Nandito kami. Pero pwede ba mo masyadong lakasan ng boses mo? Kasi baka isipin nila, nababaliw ka na. Ano nang gagawin ko? Una sa lahat, huminga ka. And relax. Kaya mo yan. Lumapit ka sa reception. Magpakilala ka. Sige. Hi. Ako si Miss Sofia Mendoza. Meron akong schedule ngayon for an interview sa HR department. Right this way, ma'am. Okay. Very good, Sofia. Tandaan mo. Confidence! Ay! Oh, ano nangyari? Tignan mo kasing hints natin. Sakit sa paa, no? Mukhang galit si Bart kanina nang umalis siya. Huwag mo nang pagpapapansin niyo. Nag-aaway na naman ba kayo? Nakahalata lang siya kung bakit ko siya hindi tinanggap dun sa deal ng Singaporean. Na dahil nag-aalala ka na baka pumalpak siya? Miranda, alam mo naman kung gaano ka-importante ito sa akin. If I close this deal, this will carve my name in the industry. At sigurado ko, lalo akong rerespetuhin ang board as a new CEO. Inikit sa lahat, mabubura na rin sa akin ang pangalan ni Madam Ana. E di, huwag mo na lang siyang pagsalitain. Basta, nandun lang siya, di ba? Impressive. Very impressive. Thank you, ma'am. Pamilya na ba sa produkto namin, Miss Sofia? Yes, ma'am. What do you think of them? Alin sa mga produkto namin ang hindi nagmamarket na mabuti? Alin ho sa mga produkto ninyo ang hindi na imamarket ng mabuti? Lahat! Lahat? Excuse me, ano ulit yun? Huwag kang kabahan, Sofia. Relax! Sundin mo lang lahat ng sasabihin ko. Don't get me wrong, ma'am. Alam ko na mataas ang net profit ninyo for the past years. Don't get me wrong, ma'am. Alam ko ho na mataas ang net profit ninyo for the past years. But I think you can earn more if you improve your marketing strategies. Let me explain further. Please. Gustong-gusto ng mga bata ang toys ninyo. Attractive branding, bright colors, fun music, and cool characters. Pero syempre, dahil mga bata sila, yung iba sa kanila, walang pambili. Naturally, yung mga magulang, gusto nila na maging masaya yung mga anak nila sa birthday nila o sa Pasko. Kaya ang gagawin ng mga magulang, bilhin yung laruan na gusto ng mga anak nila. If you put more emphasis on the educational benefits of the toy, baka mas malaki yung benta ninyo. Or you can go the subconscious approach. Paano yun? Halimbawa, ang mga teddy bears ninyo or stuffed toys, they are not just toys. I-market niyo sila bilang miyembro ng pamilya. And how do you do that? Well, dyan niyo ako kailangan. Sofia, smile! Tay, sana patanggap si ate sa trabaho, no? Magaling naman siya. Buti nilang tutulungan siya ni Ana. Last question, Sofia. With your experience and talent, bakit sa toy business mo gusto ng trabaho? Did you hear my question? Yes, ma'am. Uy, Ana! Naghihintay ng sagot si Sofia! I've always wanted to be in the toy industry.
Siguro dahil alam ko ang pakiramdam na mawala ng laruan. Paano lumaking hindi naglalaro? Mabilis kasi akong tumanda eh. Marami akong responsibilidad. Kaya siguro gusto ko yung isang negosyo na magpapasaya sa mga bata. Gusto ko na maranasan nila yung mga hindi ko naranasan ng bata ako. Congratulations, Sophia. I'm recommending you for one final interview. Thank you, Mom. May for final interview ako with Sir Ruel. May free time ba siya today? Wait lang po. Ngayon sana. Pero wrong timing po kayo eh. At siya po kasi si Sir Jojo. Wala na atang pag-asang mag-aayos pa yung dalawang yan. Ano, madam? Narinig mo ba yun? Ako. Mukhang mahihirapan ka dyan sa mission mo. Alam mo, sayang lang credentials mo. Pag nagtrabaho ka dito, lahat na nga umaalis eh. Ganun ba? Bakit? Malugi na po kasi itong kumpanyang ito. Ang dami na nga pong investors yung nagba-back out dito. Dahil unstable ang management ng magkapatid. Nawawala na rin ng mga clients dahil inuuna pa nilang pag-aaway nila. Madam, ano, narinig mo ba yon? Alam ko. Ako ang gumawa ng away nila. Remember? Pinalaan ako mabuti yun. Oh, congratulations. Napaka-successful mo, ha? O ngayon, parang mas napagbabatiin. Ma'am, sino kausap mo dyan? Ha? Wala. May binubulong ka kasi. Hindi, wala. Nagpa-practice na ako para dun sa interview. Halika na. Tawag ka na ni Sir Will. Mas warm ito, ha? Medyo mainit ang ulo ni Sir, ha? Ayoko nang magsayang ng oras natin. Kaya meron akong isang tanong para sa'yo. And this will determine kung tatanggapin kita o hindi. What can you offer this company? Offer? Ano, hindi ba malinaw? Anong maitutulong mo sa kumpanyang to? Anong maitutulong ko sa kumpanya ninyo? Oo. The Singaporean account. Look, I'm waiting, Miss Mendo. The Singaporean account, sir. Ano yun? The Singaporean account, sir? Anong Singaporean account ang pinagsasabi? Anong Singaporean account yung sinasabi ko? Ms. Mendoza, niloloko mo ba ako? No, sir. Hindi po. Hindi ko po kayo niloloko. Sandali po. Nag-iisip lang po ako. Ang Singaporean account na niluluto ng kakumpetensya nyo na The Three Company. Yung Singaporean account na niluluto ng kakumpetensya ninyo na The Toy Company. Galing. Wala, nagpahangin lang, Kuya. Tat oras ang trabaho ngayon. Hindi ka dapat lumalabas ng opisina. Hindi to oras ng pamamasyal. Alam mo, Kuya, buti pa yung ibang tao. Naniniwala sa kakayahan ko. Pero ang sarili kong Kuya, hindi. Bud, huwag mo akong pagsasabihan ng ganyan, ha? Lahat na binigay ko sa inyo. Wala akong utang sa inyo. This week, darating ang ilang representatives mula sa isang sikat, established theme park, and toy manufacturing company sa Singapore, ang Toy Town Singapore. Naghahanap sila ng mga bagong produkto para i-distribute sa bansa nila para dun sa project nila na Southeast Asian Toy Fair. Narinig ko na yun. Pero ayon sa mga tao ko, rumors lang yan. Unfortunately, your people are misinformed. Sir, sinisigurado ko sa inyo na sa mga panahong to na nag-uusap tayo dito, naghahanda na ang kalaban ninyong The Toy Company para sa isang exclusive, closed-door presentation and negotiations with the Singaporeans. Teka lang, paano mo nalaman lahat ng to? Saan ba galing ang mga impormasyon mo? Sabihin na lang natin, I happen to know people who know.
sabihin na natin na paniniwalaan kita. How do you intend to deliver the Singaporean account to us? Unfortunately, you have to hire me to find out. Smile, Sophia. Nag-iisip na yan. Just wait for it. Wait for it. Diyan. Hindi pa ito ang tamang oras para mag-celebrate. Nagsisimula pa lang tayo. Hindi pa kayo pwede mag-relax at maging komportable. Marami pa tayong kailangan ayusin at paghandaan. The game has only just begun. Tay! Tay! Nakapasok na sa bagong trabaho si ate! Tay, Manho. Kita na kilala. Ibang-iba itsura mo. Kailangan sa trabaho tayo eh. Tay, ang ganda ni ate, no? Hinulungan daw siya dyan ni Ana. Thank you, Beso Binda. Galing mo talaga. Oh, taman-taman dating nyo. Nakaluto na ako. Halika yun, kumain na tayo. Tumbits na ako. Urada kong pagod na pagod kayo sa maghapong lakad nyo. Sige na, kain na. Ano, madam? Naisip mo na ba kung paano mo pagbabatiin yung magkapatid? Alam mo, sa nakikita ko, ha, mahihirapan ka. Kung kaya ko silang paggawain, kaya ko din sila pagbatiin. Paano ba pinag-awa yung dalawang yun, ha? Bakit ganun kalaki yung galit nila sa isa't isa? Nung araw na mamatay ako, pinatawag ko mag-aamang Villanueva sa isang meeting para makita ko kung paano sila sirain. Ang ibig lang sabihin ng dad ko, hindi kami nagbebenta ng kumpanya namin. Hindi lang negosyo ito. Ito ang legacy niya. At kung sakaling gusto niya mag-retire, kami ng kapatid ko ang magtutuloy ito. Sa meeting na yon, I saw the opportunity that I was looking for. Schedule a meeting for me with Jojo Villanueva. Yes, madam. Tulad nga ng sabi ng kuya ko, hindi namin binibenta ang kumpanya. I don't think you're sharing the same thoughts as your brother. Otherwise, you wouldn't be here today. You're right, madam. I shouldn't have wasted my time coming here. And besides, it's pointless negotiating with me. I only get to share my company after my father retires. Paano kung sabihin ko sa yung pwede kong doblehin ang presyo ng shares mo sa company. And I promise to keep the brand name of your products. Even if I own half of your company, hindi pa rin natin buburahin ang panganang iningatan ninyo pinaghirapan all these years. Sounds very tempting, madam. Pero ano? Kailangan pa bang ipagpaalam sa kuya mo? Can't you make your own decisions? After all, shares mo naman yun. Akala ko pa naman magaling kang negosyante. Nagkamali yata ako. Mukhang hindi mo kaya talagang tumayong mag-isa kung walang tulong galing sa kuya mo. Madam, me coming here is a bad idea. I'm very sorry I wasted your time. At hindi alam ni Jojo, meron akong Plan B, kung sakaling hindi siya pumayag sa gusto ko. Dahil sa mga oras na yun, alam niya ng kapatid niyang si Ruel ang tungkol sa meeting namin. Hello? Saan ka? Pabalik na ng opisina. Bakit? Nasaan ka nga? I was meeting with a client. Bakit ba? Sino? Si Ana Malalastas? Pagkatapos noon, alam kong hindi ko na kailangan pabagsakin ang kumpanya ng mga Villanueva. Ang magkapatid na gagawa nun para sa akin. Hanep, madam. Grabe ka. Ibang level mo. Ito, oh. Ang lupit mo. Bakit ko ba kailangan ipaliwanag sa'yo? Hindi mo naman maiintindihan. Alam mo, hindi lang naman ako, eh. Pati yung magkapatid na Villanueva. At yung buong kumpanya nila. Yung
empleyado, yung mga janitor na mawawalan ng trabaho, at yung pamilya nilang magugutom, hindi nila maiintindihan yung ginawa mo. Ay, yung mga empleyado ko. Yung mga umaasa sa akin. Kung malugi yung negosyo ko dahil sa mga Villanueva, naisip mo ba yun? Naisip mo ba yung magkapatid? Paano kung habang buhay na lang sila magkagalit dahil sa ginawa mo? Alam ba ibig sabihin nun? Hindi ko matutupan ang mission ko. Sa impyerno ako pupunta. Alam mo, kahit kailan, hindi mo naman talaga maiintindihan eh. Kasi wala kang kapatid, wala kang pamilya. Kaya siguro kahit kailan, hindi mo maiintindihan kung anong sinira mo. Sirang ulo mo talaga. Hindi mo naiintindihan, ano? Hindi mo lang ibebenta ang kumpanya. Sarili mong pamilya ang ibebenta mo. Di ba sinabi ko na sa'yo walang bentahang nangyayari? Bakit ka nandun? We just came from there. Bakit ka bumalik? Huwag mo akong lukuhin, ha? Buhay pa si Daddy. Gusto mo na siyang pagkakitaan? Sama talaga ng tingin mo sa akin, ano? Yes, dahil kahit kailan, sarili mo lang iniisip mo. Ano yun ang problema sa'yo, eh? Ikaw ang perpekto. Ikaw ang magaling. Jojo! Ruel! Stop this! Both of you! Ano kuya? Ilabas mo na lahat ng sama ng loob mo sa akin! Ngayon! Huwag mo akong tawagin, kuya. Simula ngayon, wala na akong kapatid. Ayun naman pala eh! Tara, labas na tayo! I said stop this! Sina! Tingin na to! You mean to tell me he's been diagnosed with cancer at hindi namin alam? Well, knowing your father, I'm not surprised. Ayaw niya kayong mag-alala kaya hindi niya pinalam yung kanyang condition sa inyo. What can we do? Honestly, wala na. He's been ignoring treatment for so long. Matanda na raw siya to undergo an operation or chemotherapy. We're taking him to the States. Ipapakabot namin siya. Di ko ba narinig yung sinabi ng doktor? Ayaw nga ni Dad, di ba? You don't have a say in this. Eh, bakit wala? Anak din naman ako, ah. Gusto mo na siyang talagang mawala, ano? Para makuha mo na yung mana mo. Bawi mo yung sinabi mo! What? Ruel, Jojo, relax. Now's not the time for you to fight. Your father needs you. Please. Doc, kumusta na pong daddy ko? He's not responding well to treatment. Hindi pa siya kumakain. Kung papagpatuloy siyang ganyan, we might lose your father. Jojo, ikaw na ba yan? Dahil it's Ruel. Ruel. Ang kapatid mo. Nag-aaway na naman daw kayo. Paano niyo nalaman? Ruel, opisina ko pa rin yun. Makakarating at makakarating sa akin ang lahat ng yan ang nangyayari doon. Umalpak na naman siya eh. Nawala tuloy ang kliyente. Alam mo, Dan, feeling ko gusto niya talaga pabagsakin ang kumpanya natin. Hindi niya gagawin yun. Ruel, darating ang araw, iiwanan ko na kayo. At isa't isa na lang ang aasahan niyo. Ayoko iwanan kayo na nag-aaway at magkagalit. Ikaw ang nakakatanda. Ikaw na ang umunawa at umintindi. I'm sorry, Dad. Pero tapos na akong intindihin siya. Oh, ba't gising ka pa? Masama ba pakiramdam mo? Okay lang ako, ate. Sigurado ka, ha? Opo.
Thank you, ah. Saan? Alam ko na natatrabaho ko para sa gumot ko at pampa-hospital ko. Kahit mahirap para sa'yo. Ako naman. Sino naman nagsabi sa nahihirapan si ate? Alam ko. Nakita ko eh. Ikaw talaga. Ika nga. Alam mo, mahal ka ni ate, ha? Kaya, kahit ano, gagawin ko para alagaan ka. Tsaka yung hirap na sinasabi mo, hindi ko nararamdaman yun. Yan mo, ate. Ipag-aanap na kita ng boyfriend. Loko ka talaga. Bakit? Bakit boyfriend? Ha? Parang mag-alaga sa'yo. Ikaw loko ka talagang bata ka. Hindi ko po kailangan ng boyfriend. Kasi diba nandiyan ka naman, aalagaan mo ko? Diba? Siyempre, alagaan kita, ate. Oh, yun naman pala eh. Oh, boyfriend. Bilib na bilib ka sa ate mo, ah. Oo naman, bait-bait kayo. Lagi niya ako inaalagaan. Aawa ako sa kanya. Bakit naman? Malapit na akong mamatay, Ana. Ikaw itong may sakit. Bakit sa kanya ka naaawa? Kasi lagi niya ako inaalagaan. Paano na pang mamatay ako? Sino mag-aalaga sa kanya?